Nagtataka ka ba kung bakit hindi ka makatulog pag uminom ka ng kape, lalo na sa gabi, syempre? Pero yung ibang tao, o yung asawa mo, o yung kaibigan mo, o yung kapatid mo, ay kayang matulog. Kahit uminom ng kape, kahit 2 tasang kape pa yung ininom. So, hindi ka ba nagtataka? Yan ay papaliwanag natin kung bakit ganun. So, pagdating sa pag-inom ng kape, may 2 uri ng tao. May 2 uri ng katawan ng tao pagdating sa pag-inom ng kape. Yung isa ay tinatawag na fast metabolizer ng kape at yung isa ay slow metabolizer ng kape. So, anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay hindi makatulog pag uminom ka ng kape, ang ibig sabihin, ikaw ay isang slow metabolizer. Ngayon, kung ikaw ay hirap pagka gumagawa ka ng tulog o nahiga ka sa kama mo, ay hirap na hirap ka makatulog at ikaw ay pabalibalik was hanggang dumating sa point na, ala, ayoko na matulog, manunood na lang ako ng Netflix. So, ganun ang mangyayari. Ikaw ay isang certified na slow metabolizer ng kape. At yung misis mo, kung humahagok pa at sobrang lalim ng tulog, kahit nakainom ng kape, kasabay mo uminom ng kape bago kayo matulog, eh yan yung mga fast metabolizer ng kape. So, yun. Ganun lang kasimple para malaman mo. Ano ba ibig sabihin nun pag sinabing slow metabolizer ng kape? Fast metabolizer ng kape. Okay. So, pag uminom ka ng kape, ang kape ay may caffeine. Yun yung pampagising. Yun yung nagbibigay ng aktibong pag-iisip natin o yung tinatawag nating stimulant o yung pagiging gising ng isip, mas aktibong isip, mas magugulating ka, mas makabog yung dibdib mo. Sa madaling salita, alerto ka. Okay? So, yun yung naibibigay ng kape dahil sa caffeine. Yun yung laman niya. No? So, yung caffeine na yun ay yun ay dinudurog ng ating katawan. Pag uminom ka ng kape, papasok yun sa katawan mo, dinudurog yan ng katawan natin. So, the more na mabilis durugin yan ng katawan, the more na mas mabilis yan, mawalan ng epekto sa ating katawan. So, kung ang iyong asawa o ang iyong kaibigan ay kaya matulog ng after 1 hour or after 2 hours ng pagka uminom sila ng kape or mabilis silang makatulog, maaaring yung kape na ininom nila ay madaling nadurog ng katawan nila at madaling nawalan ito ng epekto sa kanila. Kaya sila ay inantok. Okay? So, yun ang nangyari. So, anong tawag doon sa pagdurog ng katawan na yun para ang epekto nito sa katawan ay mawala o unti-unting mawala agad? O unti-unting mawala o mawala agad? Ang tawag doon ay metabolized or metabolism. Drug metabolism ang tawag namin dyan. Okay? So, yun. Metabolized. Ikaw ay, kung ganun ang katawan mo, ikaw ay isang fast metabolizer. Ngayon, bumunta tayo dun sa isang other side. Hindi ka naman makatulog. So, ikaw ay isang slow metabolizer. Ibig sabihin, yung pagdurog ng katawan mo ng caffeine, yung laman ng kape, no, yung substance na yun, pampagising, yung binensyo ko kanina, ulitin ko, yun ay dinudurog ng katawan mo, mabagal. Okay? So, pag mabagal yung pagdurog ng katawan mo dyan, ang mangyayari niyan, yan ay yung epekto ng kape ay matagal sa iyong katawan, matagal sa iyong utak, sa isip mo. Yung epekto ng kape, ng caffeine sa brain mo ay matagal. Kaya ang iyong brain ay hyperactive. Kumbagay, alerto pa. Ilang minuto na, ilang oras na, alerto pa yung isip mo. Hindi ka makatulog. Ikaw ay magugulatin pa, tapos ay iba yung pakiramdam mo. Talagang yung antok mo'y wala. Kasi nga, yung kape ay umiipekto sa katawan mo.
matagal mawala yung epekto kasi slow metabolizer ka. So, yun ang paliwanag doon sa kung bakit nagkaganon. Ngayon, ano yung ating solusyon dito? Kung ikaw ay isang slow metabolizer, simple lang. Huwag kang uminom ng kape sa gabi para makatulog ka o para maganda ang tulog mo. O kung talagang ikaw ay avid drinker ng kape, kagaya ko, yan. Tayo ay nag-work, no? Home base gabi. So, hindi pa pwedeng hindi tayo ihinom ng kape. Kung hindi, talagang susub-sub ako eh. Hindi ko kaya. So, tsaka mas maganda, yung performance ko sa trabaho ay talagang nasa highest level pagka umiinom ako ng kape. The best. So, yung pag-inom nyo ng kape sa gabi, iwasan nyo. Kung sa araw kayo minom ng kape, at yun nga na-mention ko, kung talagang avid fan ka ng kape, uminom ka ng kape mga 4 hours bago ka matulog. Or uminom ka ng kape mas maaga kesa dun sa iyong sleeping time. So, tatantsahin mo na, bibilangin mo na yung oras. Alam nyo, ang kape, usually, nawawala yan ng, yun yung average, no? 2 oras hanggang kalahating oras, mga 2.5 hours, nawawala na yan sa katawan natin. Pero kung slow metabolizer ka, di matagal mawala yan. So, ang gawin mo na lang, huwag ka na lang uminom ng kape. Kung talagang gustong-gusto mong uminom ng kape, ay uminom ka na ng gabi ng siguro ang maganda. Mga 4 oras, ang layo. Kung matutulog ka ng alas 10 ng gabi, bumilang ka ng 4 oras pababa. Let's say, uminom ka na ng kape na alas 6, o 6, 7, 8, 9, 10, o yan, diba? May 4 hours. So, may pagkakataon na mawala na yung kape sa katawan mo para masarap ang tulog mo. Para meron kang mahimbing na tulog. Kasi alam nyo, mahimbing na tulog ay malaki yan na itutulong sa ating katawan pagdating sa pagkakasakit. So, nape-prevent niya yung mga sakit at nami-maintain niya yung ating good health. At panlaban na rin sa infection kagaya ngayon may pandemic. So, malakas yung iyong immune system pag lagi kang maganda ang tulog. So, maraming salamat po. See you in my next vlog. This is Nurse Ultimatum. Magandang gabi po.